there's a lot of training certificates here. Slaughtering operation NC2, SMAW NC2, GMAW NC2, gas metal arc welding, electrical installation and maintenance NC2. I also have some certificates here. Electrical installation. I also have a WPQT, SMAW welding and a GMAW welding at Intramuros. This is my scholarship program, TWSP, sa TESDA. And this is my basic welding. Actually, awardee pa siya nung time na yon. Nag-number one pa sa welding. And then, metal inert gas, MIG welding. I also have here a training certificate of tungsten inert gas or TIG welding. I also have here a training certificate from Rublu and Rising Sun Training Center sa slaughtering operation. Alang tanong, napakinabangan ko ba lahat sila? Well, yan yung pag-uusapin natin ngayon, guys. Tara! Magandang umaga sa mga kababayan ko saan man panig ng mundo. Today, pag-uusapan natin yung NC2. Gaano ko ba napakinabangan yung mga NC2 ko? Even napakarami. Meron akong slaughtering operation NC2. Meron akong SMAW NC2. Electrical NC2. At GMAW. Marami akong iba't ibang certificates. Ang tanong, napakinabangan ko ba siya? Nagamit ko ba siya dito sa Canada pag-apply abroad? Yun yung pag-uusapan natin ngayon, guys. I-share ko lang sa inyo before I start. Ito is based on my experience nung nagsisimula pa lang akong mag-apply papunta rito sa Canada. Kasi alam naman natin, sa Pilipinas, madami silang mga hinihinging mga kung ano-ano. Kailangan ng ganitong NC2, kailangan ng ganitong certificates. Which is, na-realize ko nung nakarating na ako dito at even nung nasa Taiwan pa ako, na yung mga certificates pala na hinihingi sa atin dyan sa Pilipinas, hindi naman halos napapakinabangan pag nadung ka na sa abroad. Even nung mga nagta-transfer dito na mag-a-apply, kalimitan kasi, pagdating mo naman dun sa workplace, tuturuan ka din nila. So, wala na, useless na din yung certificates. Kasi, kagaya na lang dito sa Canada, hindi na siya na-honored. Kasi, unang-una, yung educational system nila dito, which is, even yung mga professional nga, pagdating dito, nag-aaral pa. Ang NC2, parang kasi nung time na yun, parang big deal sa akin eh. Na parang kapag may NC2 ka, parang iba yung dating, iba yung tinginan eh. Na kahit papano, parang feeling ko nung time na yun magagamit ko. So today, pag-uusapan natin kung napakinabangan ko ba yung mga NC2 certificates ko or nai-apply ko ba para makarating dito sa Canada at even nung nagpunta ako ng Taiwan. So today guys, ma-start na tayo. Way back, I think 2009, 2010, I have a friend. Kasi nung time na yun, guys, alam nyo naman sa atin, sa Pilipinas, even if ikaw, kung sino ka man, kung sino man sa inyo, may plan kayong mag-abroad. So kung ikaw ay isang ordinary worker sa SM or sa kung saang mga worksite, may times kasi na, oh, gusto kong mag-abroad, pero hindi mo maiwanan yung work mo. Kasi alam nyo naman sa atin, even ako nung time na yun, nung time na mag-a-apply ako sa abroad, lagi kong iniisip pag pumunta ako sa agency sa Manila, a-absent ako, which is pag umabsent ako, wala akong income. Pag wala akong income, wala akong kakainin. Ganun yung time na naranasan ko. Even na nag-a-apply pa ako ng Japan, ng Korea, sabi ko nga, ang hirap kasi bago ka makarating sa agency sa Manila, a-absent ka, wala kang income, yun yung iisipin mo. Kaya yung iba, maraming kababayan natin na gustong mag-abroad, gustong mag-apply, hindi sila natutuloy. Kasi nga, ayaw nilang lumiban sa trabaho. Kasi nga,
ang nangyayari, yung income nila, yun yung pangkain nila nung on that day. At masyashort sila pag dumating yung salary nila monthly, kasi nga umabsent sila. Kaya yung iba na kababayan natin na gustong mag-abroad, hindi natutuloy. So ito nga, isishare ko lang sa inyo, ganun kahirap yung buhay na dinanas ko nung nasa Pilipinas ako, which is kapag talaga mag-a-apply ako, iniisip ko lagi, sayang yung ipapasok ko nung araw na yon. Kasi nung time na yon na nasa sa Lucena ako, sa SM City Lucena, sa Ace Hardware, pag a-absent ako nung time na yon, iniisip ko wala akong income. So ang ginawa ko nung time na yun, guys, bago ako pumasok ng work, mayroon pa ako, nagpa-part-time ako. Actually, nakakaintindi naman ako sa electrical. Nag-electrical ako sa mga bahay. May mga customers ako na nagpapakabit ng chandelier, mga pin light, mga kung ano-anong about electrical. May mga kumukontak sa akin. So, ang ginagawa kong sideline na lang is bago ako pumasok sa work, dumadaan muna ako doon para ayusin yung mga pundi nilang ilaw, mga sumabog na switches, outlet, ganan. Para kahit papano, yung kikitain ko sa loob ng mall, nasave ko na. Kumbaga yung pangkain ko, kahit papano, nabawi ko na doon sa sideline ko. Which is, I have a friend, in-encourage niya ako. Ang totoo niyan, bago siya nag-enroll sa TESDA, as a slaughtering operation or a butcher, ganan, nagtatanong siya sa akin, pre, pwede mo ba akong tulungan kahit Saudi? Kasi alam niyang ex-Saudi ako noong time na yon. Even Saudi, papatosin niya. And then nagulat na lang ako one time, sabi niya sa akin, kung gusto mong magkatay-tay ng baboy, ang sagot ko naman sa kanya, wala akong time sa ganyan kasi nga, nagsa-sideline ako. So ang priority ko is makapunta dun sa trabaho, sa part-time ko, para kahit papano, may extra income ako. So, in short, dinedma ko siya, guys. And then, nagulat na lang ako, madaling araw, nagkakatay sila ng baboy. Hindi ko kasi nung time na yon, way back 2009 nga, 2010, nagkakatay sila ng baboy, slaughtering operation NC2. Nagulat na lang ako, nakaalis na siya ng Canada. Ngayon, nalaman lamang ko, ang baba ng placement niya, parang wala pang 50,000, ganun. Which is, yung 50,000 talaga, kahit even ako, hindi ko kayang i-provide ng time na yon. Talagang mahirap siya. Kasi talagang yung magkano lang naman ang sahod namin dati sa SM, na pumapalo lang siya ng around 300 plus. Which is, maghapon pa lang ubus na sa gastusin sa mga sa bahay. So, nung time na yon, nagkaroon ako ng idea, sabi ko, paano nga ba? Napakinabangan pala niya yung NC2 niya. Then, tinanong ko siya ng process niya. Then, na-share naman niya sa akin, which is yun yung pag-uusapan natin maya-maya. Ang ginawa ko ng time na yun, guys, nag-inquire din ako. Sabi ko, parang, sana pala sumama ako. Sana pala sumama ako, which is yung time na yun, kasi hindi pa din ako ganun ka-tutok, sabi, sa Canada. Parang, ano ba yun? Parang, hindi ko pa siya ganun ka-feel nung time na yun. Nung time na yun, nagtanong ako, kung pwede pang mag-enroll kasi nung time na yon sa TESDA, ang alam ko nung time na yon, yung student yung pa yung gagastusan ni TESDA ng allowance, pagpamasahe, magpagkain pa sila. Pagpunta mo nung time na yon dun sa kung ano man yung course na kukunin mo, kung electrical, kung welding, yun yung mga nakausap ko na dating nasa electrical, nasa welding, na sila pa yung ginagastusan ng gobyerno with allowance pa. At may mga pamasahe, ganun. Pero nung time na yon na nakaalis na siya, nag-inquire ako dun sa slaughterhouse. Ang sinabi nila, hindi na daw sila nagkakandak kasi hindi na daw sila hinandle ng TESDA. Hindi na sila ka-tie up. So, ibinabato kami sa malayo na. Which is, sabi ko parang hindi ko na kayang puntahan. Kasi nga, malayo na doon sa lugar ko. Noong time na yon, problema ko yung sa pag-travel. So, anong nangyari? Binagsakan ko noong time na yon, nag-apply na lang ako ng pa-Taiwan, nakarating naman ako sa Taiwan. Noong time na yon, guys, marami ding hiring sa Taiwan ng pa-Canada. Ang naging problema ko nga, gaya nga nung nasabi ko doon sa isa kong vlog, is yung police clearance kasi nga required yung 10 years experience pasok. Yung police clearance mo kukuha ka doon sa previous country. Which is nabanggit ko yun doon sa isa kong vlog. Gusto nyo watch nyo na lang guys para na doon yung explanation ko about doon sa 10 years experience na kailangan mo makuha yung police clearance. So, proceed na tayo guys.
So ang nangyari, yung mga hiring sa Taiwan, hindi ko na rin siya naituloy kasi nga sabi ko nga, hindi ko maasikaso yung police clearance ko sa Saudi. So ang nangyari, pinalipas ko na lang muna yung panahon. Then umuwi ako ng Pilipinas, medyo nag-business na lang ako ng as a farm. And then habang hindi ka naman tuto kasi maghapon doon sa farm eh, kasi kapag yung mga alaga naman dyan is natulog na, ang ginawa ko noon, dun ako nag-inquire sa mga TESDA na gusto kong pasukin na course. Noong time na yun, hinanap ko yung slaughtering operation, which is ang lalayo. Sobrang lalayo sa lugar ko. Mayroong parting Batangas. Yun yung mga pre-courses na ino-offer nila. At saka, mag-aantay ka ng ilang buwan bago ka maka-take. Minsan, kalagitnaan na ng taon, by next year pa uli yung pwedeng makapag-enroll. Then nakita ko din parting Cavite, kung di ako nagkakamali, parang may 15,000, 18,000. Full course na yun, guys. Ang mga ganun yung ano. Sabi ko, kung mag-i-enroll ako dito, kailangan kong tumira sa Cavite at kailangan kong bayaran yung ganung kalaki, which is nung time na yun, kaya ko naman, afford ko naman. Ano. Kaya nga lang sabi ko, mag-i-stay ako dun sa lugar ng Cavite para makapag-aral dun sa school. Private school siya para makapag-aral ka ng butcher or slaughtering operation. And C2, ang tanong ko nung time na yon, pag natapos ko ba yung course na yon, may chance bang makaalis din ako kagad pa Canada nung time na yon? Kagaya nung kaibigan ko na nakaalis na pa Canada, na nag-take lang siya ng NC2, kasi nung time na yun tinatanong ko, ano bang pre-present niya? NC2 lang ba? Certificate ba? O ano, bakit ang bilis naman? Kasi NC2 lang yung kinuha niya, nakapag-Canada na siya, which is wala naman siyang, ang pagkakaalam ko nung time na yun, wala naman siyang experience. So ito na nga, nung nagre-research ako, sabi ko, hindi naman pala totally lahat ng nag-enroll dun sa ano is nakaalis. Kaya yun yung iniisip ko, pag nag-enroll ba ako nang bumayad ako ng ganong kalaking halaga, sure ba na makakaalis ako? Kaya dun ako nag-alinlangan na sabi ko, pag buti sana kung pag-graduate ko ng NC2, diretso na ako na makakaalis. Kasi sa nakita ko guys, may mga pagdadaanan nung time na yon, which is na dun yung IELTS, na dun yung mga iba't ibang approval pa ng immigration, na sabi ko, may mga nakausap kasi ako na parang mga na-denied. At nung time na yon, parang ang gusto ko kasi is assurance na kapag nagbitaw ako ng pera, sure na talagang makakaalis. Or mag-asikaso man, hindi yung bang parang medyo may chance pang tumagilid. Kaya nung time na yon, nag-decide ako na hindi ko na ituloy yung slaughtering operation doon sa Cavite na may bayad. And then ang ginawa ko, nag-try ako ng iba't ibang course. Nakita ko nung time na yun kasi meron akong pinagawang tricycle noon that time. Nasabi ko, habang pinapanood ko yung tricycle, sabi ko, kaya ko din to mag-welding kasi ako yung tipo ng tao na past learner ako. Kapag may mga gusto kong matutunan na alam ko namang makakatulong din sa akin at mapapakinabangan ko in the future. So mahilig talaga ako, ika nga, mauwido ako. Mahilig ako ng mga bagay na ako na yung gagawa instead na ibabayad ko. Nung nakita ko yung ginagawa yung tricycle ko, yung sidecar ko, sabi ko, kaya ko din to. Kaya nakita ko, may pre na course na welding, SMAU NC2, and then nag-enroll ako, and then nag-aral akong bumili ako ng gamit ko, sarili kong welding machine, and ang ganda naman ng nangyari kasi kahit papano, ang totoo niyan, ako pa yung nag-tap dun sa school namin. Proud ako nung time na yun sa sarili ko kasi sabi ko, baka magagamit ko na yung welding. Pwede din yun sa pa-Canada or sa Australia nung time na yon. Which is, natulog muna yung certificate sa akin. Nag-try din ako muna sa mag-apply dun sa Bawan, sa Keppel Yard. Ang alam ko, gawaan siya ng mga malalaking steel box na parang ginagamit sa pang cargo, parang ganun. And then nag-inquire din ako sa Hanjin kasi ang nababasa ko doon is kailangan may experience ka sa mga shipping yard para makarating ka ng Canada. Yun yung mga mabibilis na tatanggap pa Japan, pa ganun. Which is, nung time na yon, hawak ko na si NC2, nagpunta ako doon sa Bawan, nag-inquire ako. Ang kailangan nila daw is experience at hindi NC2. So sabi ko,
paano ako magkaka-experience kung wala, kung hindi nyo po ako i-hire? Sabi kong ganon, I have my NC2. Noong time na yun, parang na-disappoint ako sa NC2 kasi sabi ko, hindi lang pala sapat yung may NC2 ka. Ang kailangan ma-experience ka. So, hindi pa pwedeng, sabi ko noong time na yun, hindi pa pwedeng i-consider yung NC2 as educational na parang natuto ka, dun ka na lang ihasa. Ang kailangan daw nila ma-experience. So, paano? Sabi ko noong time na yun, ang kailangan pala, mas okay pa yung natuto ka doon sa mga kanto-kanto, may experience ka. Hanggang sa ginawa kang welder, may experience ka, makakapag-apply ka. Kesa doon sa nag-aral ako ng NC2 noong time na yun, sabi ko, hindi ko siya napakinabangan. Which is parang na-disappoint ako na parang yung ipinagmamalaki kong NC2 noong time na yun, hindi ko nagamit. Kasi experience pa rin yung hinahanap nila. And then, meron namang nag-offer. Friend ko siya ngayon sa Facebook, hindi ko na lang siya mahanap eh. Na sa Hanjin, sir, punta ka rito, pwede kang mag-start, gamitin mo lang yung NC2 mo. Na alinlangan lang ako kasi yung Hanjin is malayo. Sa, kung di ako nagkakamali, sa Subic siya. Sabi ko, magta-travel ako sa Subic, dun ako titira for ilang taon. Para lang dun sa experience na kailangan ko para magamit ko yung experience na yon abroad. Kasi nga, yun daw yung usualing mas mabilis matanggap, yung may experience sa yard, together with the NC2 para magamit ko. Sabi ko, from Lucena, tatravel ako ng Subic, and then sa Subic, doon ako titira. Then, sabi ko, parang doon ako nag-alinlangan. Kasi sabi ko, ubos na naman ako ng ilang taon para doon sa dream kong pa-abroad na magandang country. Which is, hindi na rin ako tumuloy, guys. Kasi nga, sabi ko, baka naman pwedeng yung iba, kagaya ng iba kong kakilala na nakaalis na hindi na dumaan sa ganun. And then habang nag-aantay ako ng magandang opportunity, inapera naman ako ng instructor ko sa welding. Baka pwedeng, baka gusto mong kunin yung scholar ng electrical, which is electrical nga yung hilig ko. Talagang kinuha ko na rin siya. And praise God, natapos ko naman ng maayos. At graduate din ako sa ng NC2 sa electrical. Although hindi ko naman siya napakinabangan, pero for me, yung skills ko na upgrade, yung skills ko na hindi mananakaw, na kahit hanggang ngayon daladala ko, na marunong ako. But ang totoo, hindi ko siya pwede magamit as parang, may times kasi na pinipresent ko siya doon sa mga ina-applyan ko, parang feeling ko, proud ako kasi may hawak akong NC2, na hindi ko naman napakinabangan. Parang ini-ignore lang nila. Ganun yung napakiramdam ko ng time na yun. Hanggang sa, no, after ng electrical ko, guys, eto na, may nabasa ako na scholar again para sa slaughtering operation as butcher NC2. Sabi ko, ha? Yan. I-grab ko siya sa Muntinlupa siya, sa Rublo, sa Rising Sun. Malapit lang sa Metropolis, sa Alabang. And then, from Laguna, na biyahe ako ng... Kasi sa Laguna nung time na yun ako natuloy, from Laguna na biyahe ako every night sa Muntinlupa, sa Alabang, para magkatay kami ng baboy. At yun yung sabi ko, baka ito na yung chance ko na makuha yung NC2 ng slaughtering operation at magamit ko pa Canada. And then ito na nga, awa naman ng Diyos, natapos ko sa NC2. Ang totoo niyan, guys, may inoffer sa akin yung instructor namin na napakabait, kay Sir Mel. Shoutout sa'yo, Sir Mel. Marami siyang natulungan na mga kababayan natin na nasa Canada, na siya yung instructor na nagturo dun sa mga kababayan natin na butcher ngayon sa Canada. Pero yung sarili niya, nung nag-apply daw siya, na-deny daw siya sa Canadian Immigration, which is parang nawala na siya ng gana. And then sabi nga nung mga kasama ko, even kung natatandaan ko, ang sabi sa akin ni Sir Mel, na parang, di ba Perds, ako pa nga yung instructor, ako pa yung nagturo, pero parang ako pa yung na-denied. Tapos yung mga tinuruan ko, yung pa yung nakaalis. Which is, ito na, kinonta ko na ulit yung friend ko na kaunahan na nabanggit ko kanina na nakaalis. Kung paano yung pinagdaanan niya, kung may experience ba talaga siya. And then guys, isi-share ko lang sa inyo, ito yung mga sikreto na parang open secret na nga to eh. Kasi alam naman natin, yung mga naunang nag-Canada na nakaalis, wala talaga silang experience. Base din sa mga kaibigan ko, kakilala ko na naunang nag-Canada, kukuha lang ng NC2, and then
kukuha lang sila ng certificates dyan sa mga tabi-tabi dyan, okay na. Kagaya ng kumuha ka ng butcher in situ, slaughtering operation in situ, and then kuha ka sa palengke, basta may DTI, nagbabayad ng tax, pwede mo na siyang gamitin as certificate na nag-a-apply ka, makakapag-apply ka na pa Canada, yun lang. As easy as that. Ang mangyayari, makakaalis ka na. Ngayon, ito na. Nung time na ako na yung gagawa, nung time na yon, nasabi ko, sir, pwede ba akong kumuha na lang ng mga experience sa mga palengke or sa mga meat shop, meat stall, para i-combine ko together with my NC2. Ito yung in-advise sa akin nung instructor ko. Ang sagot niya sa akin, at even yung mga kasama ko, na nakaalis, kuha ka lang ng certificate. Pero nung time na yon, sinabi na sa akin, nung may nakapagsabi sa akin, alam mo kung sino ka, ang sagot niya sa akin, nung time na yun kasi, Perds, madali. Nakakapagpaalis ng pa-Canada kahit wala kang knowledge. Kumbaga, hingi ka lang ng certificate kay ganito, nung time na way back 2009, 10, 11, 12, madali silang nakakapagpaalis. Papunta ng Canada, even wala kang experience, kuha ka lang ng certificates dyan sa mga tabi-tabi. Basta't may DTI yung hihingan mo na certificate. Kasi ngayon, sobrang higpit na daw. Say for example, may mga butcher or slaughtering operation NC2 na kumuha, nag-take lang, nagkatay lang ng baboy, nag-take lang ng NC2, kumuha na certificates, nakarating na ng Canada. Which is nagka-problema daw noong time na yon. Parang anong nangyari kasi yung buong kamag-anak, magkakamag-anak yung umalis na yun, nag-take ng NC2. Then pagdating doon, even humawak ng kutsilyo, pahirapan. Talagang na-disappoint daw yung mga employer. At anong nangyari, meron daw pang pinauwi. Kaya nga, sabi nga nila, nagigpit. Ngayon, Perds, ang kailangan na ngayon, ang hinahanap na ngayon is yung SSS na may ESI na kailangan naka-indicate doon within past 3 years na talagang yung employer mo is nasa meat factory or meat stall, talagang merong meat business na talagang nagkakatay ka, na yun yung katibayan mo, na hinuhulugan yung SSS mo as butcher or meat cutter, mga ganon. Yun yung mga hinahanap nilang experience. So ngayon, parang nawala na naman ako ng gana. Sabi ko, kung may NC2 nga ako, so kailangan ko pa din po pala, sir, ng experience. Oo. So kailangan mo na experience at least 1 year, 2 years, mga ganon. Kasi yun yung hahanapin dun sa ESI na naka-indicate dun na hinuhulugan ng employer mo na ikaw ay nag-meat cutter talaga or nag-slot, nag-butcher. Which is, sabi ko, kukonsume na naman ako ng mahabang panahon pag kukuha ako ng experience or mamamasukan ako sa iba't ibang meat factory or meat processing. Na in-referred nga nila ako, sabi nila try mo dun sa Monterrey, sa Cavite. Doon ka muna kumuha experience. Sabi ko, sa Cavite naman ako titira ng ilang taon para lang dun sa process na inaantay ko. May nakapagsabi sa akin na ganito, or kung gusto mo, nakuha mo na yung NC2 mo, pwede mong gawin na ganito, maghanap ka. Eto guys, isishare ko sa inyo yung isang sikreto na pwede nyong gawin na baka sakaling makatulong, depende sa sitwasyon ng bawat isa. Kung ikaw is may certificate, kung ano man yung ina-applyan mo, kagaya ko, ang sabi nga niya sa akin noong time na yon, kung may NC2 ka ng butcher or meat cutter, ang gawin mo, pasok ba itong experience mo na ikaw ay walang trabaho? Ngayong itong previous bang mga years, wala kang trabaho? Sabi ko, sir, wala akong trabaho ngayon. 2 years akong walang trabaho kasi nga nagbi-business ako. So, self-employed ako ngayon. Ang in-advise nila sa akin, guys, so pwede mong gawin na ganito, hanap ka dyan, meat stall or meat na tindahan ng kahit na anong karne, na nagbabayad sa mga palengke, na nagbabayad ng tax or DTI, may DTI permit, nagbabayad siya. Tapos, ang gagawin mo, ikaw ang mismong magbabayad sa sarili mo sa SSS, ikaw mismo maghuhulog, makikiusap ka doon sa may-ari ng tindahan ng karne, na kung pwede, bayaran yung previous years mo as ilalagay doon na ikaw ay worker niya.
at siya yung employer mo, pero ang mangyayari, sarili kong gastos, yung ibabayad ko sa SSS ko, makikiusap ka lang doon na hulugan niya na magsisilbing siya yung employer mo, para ang mangyayari, palalabasin na siya yung pinakang employer mo na naghulog doon sa SSS mo as meat factory worker niya or meat meat worker niya. Ngayon, sabi ko nga, sir, hindi ba medyo risky yan? Hindi daw. Ang mangyayari niyan, pag tinanong daw naman ng SS, sabihin lang na hindi lang nahulugan nung time na yun. Kasi walang kakayahan yung employer, nahulugan ka on that time. Ngayon, nahulugan na niya yung let's say 2 years ang kailangan experience or 1 year. Parang yun ang palalabasin para lang magkaroon ka sa SSS ng statistic info na nag-work ka doon sa stall na yun ng meat cutter or slaughtery operation, ganun. At i-combine mo yun doon sa NCTO mo. So kahit pa paano, may history ka na pwedeng i-present. Nagkaroon ako ng idea, tama nga naman, pwede. Ako yung sariling gagastos. Okay. And then ito pa. Noong time na yun, parang yun na yung gusto kong gawin. Hulugan ko yung SSS ko by using of employer na pakikiusapan ko. Nahulugan yung ko as meat factory sa kanya na ako nagwo-work ako. Pero may isa pang problem, guys. Nung dumating yung sa IELTS, sabi ko, so may IELTS pa. Yung IELTS which is babayaran mo para makapag-take ka, hindi, which is nung time na yun, parang feeling ko hindi pa ako ganun ka-ready kung maipapas ako. Kasi sabi ko, parang hindi ko rin naituloy. At sabi ko, magbabayad na ako ng SSS ko, tapos baka mamaya, parang nakakonfuse ako kung maipapas ako ba yung IELTS. Parang ganun, kaya hindi ko na rin siya tinuloy nung time na yun. Which is sabi ko nga, hinayaan ko na lang, napabayaan ko na lang. So nangyari, lahat ng NCTO ko, hindi ko siya nagamit, guys. Hindi ko siya nagamit nung time na yun. Kasi ang talagang suma total, ang lumalabas talaga, ang kailangan pa rin pag mag-apply ka is yung experience. Yun yung mga ano. Ang totoo niyan, marami akong kakilala na nag-apply na yung experience nila. Parang mga hiningi lang yung certificates na kung saan-saan. Hindi naman kasi ganun kahigpit. As long as may nagpapatunay dun sa certificates mo na talagang nag-work ka dun, nagiging valid eh. Kahit na sabihin hiningi mo lang yung mga certificates na yan. Kasi pagdating naman sa totoo lang, guys, sa parang ang nangyayari eh. Ito lang ha, yung na-obserbahan ko. Ang nangyayari, yung mga sobrang daming documents na napakaraming nire-require nila, mostly sa Pilipinas, yun yung mga hinihingi nila na napakarami. Pagdating naman dito sa abroad, tuturuan ka din nila. Tuturuan ka din nila, guys. Ang totoo niyan dito, naniningin ako dito sa Canada. Ang dami dito, no requirements. Actually, no experience needed kasi tuturuan ka nila. Even high school graduate, even undergraduate pa. No, minsan, no education needed. Pero yun, guys, is yung mga na dito na sa Canada. So talaga lang, pag nadiyan ka na sa Pilipinas or sa outside the country, ang mga hinihingi nila is kailangan na experience ka. So pagdating sa requirements, guys, base dun sa mga sinabi ko, magagawa naman ng paraan kung experience lang ang kailangan ninyo. Alam nyo na yung ibig kong sabihin. Kung basta ang panindigan nyo lang, na talagang yung experience na ilalagay mo is kaya mong panindigan. Baka mamaya, gagawa ka ng experience, tapos yung pinasok mong experience, hindi mo kayang panindigan. Marunong po ako niyan. Pagdating mo, talagang hindi. What? Make sure na talagang kaya mo. Baka mamaya, marunong po ako niyan, pero talagang hindi mo kayang panindigan. Kung ano yung kategory na nilagay mo, dun ka magkakaproblema. Kasi marami, ika nga, lakas ng loob, guys. Even na mayroong halimbawa, farm worker, hindi ka talaga naka-experience ng farm worker. Marami yung kakilalang ganyan, kumuha ng experience ng farm kahit na wala siya talaga experience, pero napanindigan niya. Nagkuha siya ng NCTO ng butcher, although ang kailangan ay certificate, kumuha siya ng certificate ng butcher or meat cutter, pero napanindigan niya kahit na wala talaga siyang ano. Just want to make sure na talagang yung kategory na hihingin mong certificates is kaya mong panindigan. Hindi yung nakakuha ka lang ng certificates, masabi lang makapunta ka doon sa abroad or dito sa Canada, pero hindi mo siya kayang panindigan.
Kung magagawa nyo ng paraan yung mga ganong bagay, so, okay, mas maganda. Gawan nyo ng paraan na makuha yung certificates na yan, even hindi mo talaga siya experience, at yun yung bagay na makakatulong sa'yo para mapadali at matuloy ka dun sa apply mo, gawin mo ng paraan. Pero uulitin ko, kailangan panindigan mo kung ano yung experience na nilagay mo. Kasi doon ka magkakaproblema at ang mangyayari, yung mga susunod pang mag-a-apply, doon na magkakaproblema kagaya nga niyan sa Canada niyan na nagkahigpitan na kasi kagaya dati na kumuha ka na ng certificate kung saan-saan nakakaalis na. Ngayon, hinahanapan na siya ng SSS. That's it for today, guys. Sana may natutunan kayo dito sa today's vlog ko. So, kung nagustuhan niyo yung video ko, please hit subscribe. Pa-like na rin yung video natin para sa mga susunod kong videos na ilalabas. So today, kahit pa paano, na-explain ko sa inyo yung NCTO ko, kung napakinabangan ko ba. Honestly, ang alam ko, yung iba napakinabangan, pero ang totoo, sa dami kong NCTO, wala ako ni isang napakinabangan. And usually, kapag pinipresent ko sila doon sa mga agency na ina-applyan ko, parang hindi siya big deal. So, iba-iba naman kami ng sitwasyon, iba-iba kami ng pinagdaanan. So, kung doon sa mga nagamit yung NCTO nyo, that's good. Pero yun sa akin, ang masasabi ko lang, yung knowledge na natutunan ko, ayun yung bagay na hindi mananakaw. So hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa mga nanood. Paalam. Bye-bye.